ang lihim na pagtingin. Ito ang kwento ni Angelica Yulo, isang gymnast na may pangarap na kasing taas ng langit. Mula pa nung bata siya, pangarap na niyang maging isang tanyag na gymnast at araw-araw niyang pinagsisikapan na abot ito. Masipag siya, determinado, at talagang magaling. Sa bawat pagtalon, bawat pag-ikot, at bawat pag-insayo, ipinapakita niya ang kanyang dedikasyon at husay. Hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha ang tamang galaw. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, may tinatago si Angelica. Sa bawat tagumpay at medalya, may isang lihim na bumabagabag sa kanyang puso. Isang sikreto na gumugulo sa kanya, ang nararamdaman niya para sa kanyang anak na si Carlos Yulo. Hindi lang ito basta pagmamahal ng isang ina, ito ay isang malalim na damdamin na hindi niya may paliwanag. Anak niya si Carlos, ang tinaguriang gymnastics prince ng Pilipinas. Sa bawat kompetisyon, ipinapakita ni Carlos ang kanyang galing at husay, at hindi may iwasan ni Angelica na humanga sa kanya. Magkasama na sila sa pag-iinsayo at pangarap simula pagkabata. Sa bawat pag-iinsayo, sa bawat laro at sa bawat tagumpay, magkasama nilang hinarap ang lahat. At habang lumalaki si Carlos, lumalalim din ang pagmamahal ni Angelica para sa kanya. Hindi niya maiwasan na mapangiti tuwing nakikita niya itong nag-iinsayo. At tuwing magkasama sila, nararamdaman niya ang kakaibang saya. Hindi lang simpleng pagmamahal ng isang ina ito. Ito ay isang pagmamahal na mahirap ipaliwanag. Isang damdamin na pilit niyang itinatago sa lahat, lalo na kay Carlos. Pagmamahal na mahirap ipaliwanag, pagmamahal na pilit niyang itinatago. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang kanyang nararamdaman. Alam ni Angelica na mali. Alam niyang hindi dapat siya nagkakaganito sa kanyang anak, lalo na't may girlfriend na si Carlos. Mag-ina sila at may girlfriend na si Carlos. Ngunit kahit anong pilit niyang itago at labanan ang kanyang nararamdaman, hindi niya mapigilan ang sarili na mapatingin at mapangiti tuwing nakikita at nakakasama niya ito. Pero hindi niya mapigilan ang sarili na mapatingin at mapangiti tuwing nakikita at nakakasama niya ito. Sa bawat sandali na magkasama sila, nararamdaman niya ang kakaibang saya at kilig kahit alam niyang mali ito. Sa kanyang journal, isinusulat ni Angelica ang lahat ng kanyang nararamdaman. Dito niya inilalabas ang kanyang mga saloobin at mga lihim na hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Sa bawat pahina ng kanyang journal, naroon ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot, at ang kanyang lihim na pag-ibig para kay Carlos. Alam niyang hindi ito tama, ngunit hindi niya kayang pigilan ang kanyang puso. Patuloy siyang nag-insayo. Patuloy na pinagsisikapan ang kanyang mga pangarap, ngunit sa bawat galaw, sa bawat pagtalon, naroon ang bigat ng kanyang lihim. Alam niyang kailangan niyang magpakataag, ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang nararamdaman. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong bumibigat ang kanyang nararamdaman. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag, ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang nararamdaman. Sa huli, alam ni Angelica na kailangan niyang harapin ang kanyang nararamdaman. Kailangan niyang magpakatag at magpapatuloy sa kanyang mga pangarap, kahit na ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan at sakit. Ang lihim na pagtingin ni Angelica ay isang kwento ng pag-ibig, pangarap, at sakripisyo. Isang kwento ng isang ina na nagmahal ng lihim at patuloy na lumalaban para sa kanyang mga pangarap, kahit na ang kanyang puso ay puno ng sakit at pag-aalinlangan. Ang lihim na pagtingin. Unti-unting pag-uho. Naging mahirap para kay Angelica ang magpanggap. Parang sinasaksak ang puso niya tuwing nakikita niya si Carlos na masaya sa piling ng iba. Sa bawat ensayo, pilit niyang tinutuon ang atensyon sa pagsasanay. Pero sa bawat talon, sa bawat ikot, si Carlos ang nakikita niya. Hanggang sa isang araw, hindi na nakayanan ni Angelica. Sa gitna ng ensayo, bigla na lang tumulo ang mga luha niya. Napansin ito ng coach at mga kasamahan niya. Angelica, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng coach. Pilit nang umiti si Angelica. Okay lang po ako, coach. Medyo masakit lang po ang ulo ko. Ang nakakabinging katahimikan. Umuwi si Angelica na puno ng lungkot. Sa kwarto niya, hinayaan niyang tumulo lang ang mga luha niya. Pakiramdam niya, unti-unti na siyang naguguho. Nahihirapan siyang intindihin ang sarili. Bakit kailangan niyang maramdaman ito? Bakit sa dinami-dami ng tao, sa sariling pinsan pa niya? Gusto niyang sabihin kay Carlos ang nararamdaman, pero alam niyang hindi pwede. Ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila, ang pagiging malapit ng pamilya nila. Kaya mas pinili na lang ni Angelica na manahimik.
Itinago niya ang tunay ni nararamdaman sa likod ng isang peking ngiti. Sa katahimikan ng gabi, bumabalik kay Angelica ang mga alaala ng nakaraan. Ang masasayang araw na magkasama sila ni Carlos. Naaalala niya noong mga bata pa sila, nangako silang abutin nila ang kanilang mga pangarap na magkasama. Naging inspirasyon nila ang isa't isa. Pero parang nagbago na ang lahat. Si Carlos patuloy na nagmamahal sa girlfriend niya. Samantalang si Angelica patuloy na nagkukubli sa anino ng kanyang pinsan. Masakit para kay Angelica na makita na ang dating pangarap na magkasama ay tila nagiging malabo na. Patuloy ang pagsasanay ni Angelica. Mas lalo pa nga niyang pinagbutihan. Gusto niyang patunayan sa sarili, kaya niyang malagpasan ang lahat ng ito. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging determinado siya. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga taong naniniwala sa kanya. Ang bawat galaw, bawat pag-ikot, at bawat pagtalon ay may kasamang pag-asa at pangarap. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, sa bawat pag-ikot at pagtalon, may sakit na patuloy na nararamdaman si Angelica. Ang sakit na ito ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Sa bawat pagngiti niya, tinatago niya ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bawat ngiti ay isang maskara na nagtatago ng kanyang tunay na damdamin. Ang galing mo talaga, Angelica. Puri ng isa niyang kasamahan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas, kahit na sa loob-loob niya ay may mga pagdududa. Ang bawat papuri ay parang isang maliit na liwanag sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Oo nga, parang wala kang pinagdadaanan. Dagdag pa ng isa. Hindi nila alam ang tunay na nararamdaman ni Angelica. Ang bawat salita ng suporta ay nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa, ngunit hindi nito kayang burahin ang sakit na kanyang nararamdaman. Pilit na umiti si Angelica. Salamat, tanging nasabi niya. Sa likod ng kanyang ngiti, may mga luha na gustong pumatak. Ngunit pinipilit niyang maging matatag. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang mga pangarap. Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw na hindi siya okay. Gusto niyang sabihin na pagod na siya, na nasasaktan siya. Ngunit pinipili niyang manahimik. Alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang ipagpatuloy ang laban na gusto na niyang sumuko, pero kailangan niyang magpakatatag. Ang bawat araw ay isang bagong pagsubok. Ngunit alam niyang kaya niya itong malagpasan. Ang kanyang determinasyon ay mas matibay kaysa sa anumang sakit na nararamdaman niya. Para sa sarili, para sa pamilya, at para sa pangarap niya. Ang kanyang pamilya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanilang pagmamahal at suporta ang nagiging dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Ang bawat ngiti at yakap mula sa kanila ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang kanyang mga pangarap ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa mga taong mahal niya. At sa bawat pagsubok na kanyang hinaharap, alam niyang kaya niyang malagpasan ang lahat ng ito dahil sa kanilang pagmamahal at suporta. Dumating ang araw ng National Gymnastics Championship. Ang venue ay puno ng tensyon at excitement. Ang mga atleta ay abala sa kanilang paghahanda. Bawat isa ay may sariling ritual upang maabot ang kanilang peak performance. Ang mga banner ng kompetisyon ay naglalakihan, nagpapakita ng mga imahe ng mga gymnast na nagwawagi sa kanilang mga routine. Ito na ang pagkakataon ni Angelica na patunayan ang kanyang sarili. Matagal na niyang pinaghandaan ang araw na ito. Sa bawat pagod, pawis at sakripisyo, ito na ang kanyang sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at ang kanyang puso ay tumitibok na mabilis. Alam niyang ito na ang kanyang oras upang magningning. Ito na rin ang pagkakataon na makuha ang atensyon ni Carlos. Matagal na niyang hinahangaan si Carlos, isang kapwa gymnast na kilala sa kanyang husay at galing. Sa bawat pagtingin niya kay Carlos, umaasa siyang mapansin din siya nito. Ang kanyang mga mata ay palaging naghahanap ng pagkakataon na magtagpo ang kanilang mga tingin. Kaya mo yan, Angelica, pag-cheer ng coach niya. Ang kanyang coach ay palaging nariyan upang magbigay ng support at inspirasyon. Ipinakita mo na sa akin ang iyong kakayahan sa mga ensayo. Ngayon, ipakikita mo ito sa buong mundo. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng lakas kay Angelica, nagpapalakas ng kanyang loob. Mananalo ka, Angelica! Naniniwala kami sa iyo! Sigaw ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga kaibigan at kasamahan sa team ay nagbigay ng kanilang buong suporta. Ang kanilang mga palakpak at sigaw ay nagbigay ng dagdag na enerhiya kay Angelica. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Pero isa lang nasa isip ni Angelica, si Carlos. Sa kabila ng lahat ng ingay at kaguluhan sa paligid, ang kanyang isip ay nakatuon lamang kay Carlos. Ang kanyang mga pangarap ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa pag-asa na mapansin siya ng taong mahal niya. Gusto niyang makita nito ang galing niya. Sa bawat galaw at bawat hakbang, iniisip niya si Carlos. Gusto niyang ipakita ang lahat ng kanyang natutunan at ang lahat ng kanyang pinaghirapan.
Ang bawat pagtalon, bawat pag-ikot, at bawat pag-abot ay para kay Carlos. Gusto niyang mapansin siya nito. Sa bawat sandali ng kanyang performance, umaasa siyang makita ni Carlos ang kanyang galing. Ang kanyang mga mata ay palaging naghahanap ng mukha ni Carlos sa gitna ng mga manood. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pangarap. Sa kabila ng lahat, mayroon pa rin kaunting pag-asa sa puso ni Angelica. Alam niyang mahirap ang kanyang laban, ngunit hindi siya sumusuko. Ang kanyang pag-asa ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ang kanyang determinasyon ay hindi matitinag. Pag-asa na sana, mapansin din siya ni Carlos. Ang kanyang mga pangarap ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa pag-asa na mapansin siya ng taong mahal niya. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pagmamahal, na sana maramdaman din nito ang pagmamahal na matagal na niyang tinatago. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang kanyang puso ay umaasa na balang araw, mararamdaman din ni Carlos ang kanyang pagmamahal. Sa bawat galaw at bawat hakbang, ipinapakita niya ang kanyang damdamin. Ang kanyang performance ay hindi lamang para sa kompetisyon, kundi para rin sa kanyang puso.